Hello! Magandang araw! Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo ang pag-add at pag-subtract ng fractions sa mas mabilis na paraan, lalo na kung yung fractions ay matataas yung numbers o nasa higher terms yung fractions. Okay, isolve natin ang mga ito. 8/16 plus 5/10. Dito, yung una nating gagawin ay i-reduce natin yung fractions sa lowest terms. Ito at ito, i-reduce muna natin sa lowest term bago tayo mag-add. Mas mabilis kayong makakasolve kapag i-lowest term muna ninyo yung fractions. Kasi mababa na lang yung numbers na i-add ninyo o isusubtract kaysa sa ganitong numbers na matataas. Mas mahihirapan kayong kunin yung LCD at saka yung GCF kung medyo mataas yung numbers. Kaya mas mainam, i-reduce muna natin sa lowest term yung fractions bago mag-add at mag-subtract. Okay, gawin natin. Itong numerator at denominator, i-divide natin sa kanilang GCF. Kukunin natin yung GCF. Okay, ngayon tingnan natin yung numerator at denominator. Ang mataas na number ay 16. Itong 16, pwede bang ma-divide nitong 8? Eksakto yung answer? Yes, pwede. At dahil pwedeng ma-divide itong mataas na number ng mababang number, automatic ang GCF nila ay itong mababang number. Ang GCF ng 8 at 16 ay 8. I-divide natin sila sa 8. Divided by 8, divided by 8. 8 divided by 8 equals 1. 16 divided by 8 equals 2. Okay, i-cancel na lamang natin ito para hindi tayo malito. Ito na yung bagong numerator at ito na yung bagong denominator. Dito naman, i-divide din natin ang numerator at denominator sa kanilang GCF. Okay, ano ang GCF ng 5 at 10? Tingnan natin, yung mataas na number 10, pwede bang ma-divide ng mababang number nitong 5? Yes, pwede. So, automatic, yung GCF nila ay yung mababang number. Eto. Ang GCF ng 5 at 10 ay 5. I-divide natin sila sa 5 divided by 5. 5 divided by 5 equals 1. 10 divided by 5 equals 2. Okay, cancel na lamang natin ito. Eto na yung bagong numerator dito at eto na yung bagong denominator dito. Okay, yung fractions ay naging 1 half plus 1 half. Madali na lang yung pag-add natin dahil pareho na yung kanilang denominators dito. Okay, pag pareho na yung denominators, pwede ka agad tayong mag-add, diba? I-plus natin yung numerators. 1 plus 1 equals 2. At kukopyahin natin ang common denominator na 2. Yung answer ay 2 over 2. Improper fraction ito. Pareho yung numerator at denominator. Isisimplify natin. Kapag pareho yung numerator at denominator, ang simplest form niyan ay 1. Diba? So, eto yung answer. 1. Bakit 1? Kasi yung numerator, i-divide sa denominator. 2 divided by 2 equals 1. Walang remainder, diba? So, eto na yung answer. Ano sa tingin ninyo? Nakatulong yung pag-reduce sa lowest term bago mag-add o hindi? Para sa akin, mas mabilis. Next, 18 over 24 plus 12 over 15. Ang unang gawin, i-reduce yung fraction sa lowest term. Okay, i-divide natin yung numerator at denominator sa kanilang GCF. Okay, dito, yung mataas na number, 24, pwede kayang ma-divide ng 18? Walang remainder? Hindi, may remainder. So, ibig sabihin, kukunin ninyo yung GCF gamit yung ibang paraan. Pwedeng listing method, prime factorization, or continuous division. So, yung GCF ng 18 at saka 24 ay 6. I-divide natin sila sa 6. Divided by 6, divided by 6.
18 divided by 6 equals 3. 24 divided by 6 equals 4. Okay, cancel na natin. Ito na yung bagong numerator at bagong denominator. Dito naman, i-reduce natin sa lowest term itong 12 fifteenths. Ano yung GCF ng 12 at 15? 3, di ba? Pwede silang ma-divide ng 3. Ito yung number na pinakamataas na pwedeng maka-divide sa 12 at 15. 12 divided by 3 equals 4. 15 divided by 3 equals 5. Ito na yung numerator dito at ito na yung denominator. So, yung bagong fractions natin na i-add, 3 fourths plus 4 fifths. Dito, magkaiba yung denominators. Kaya, kukunin natin yung LCD. Kukunin pa rin natin yung LCD. Pero, mababa na lang yung numbers. Kaysa dito, kukunin natin yung LCD nito, mataas yung numbers. So, mas mabilis nating makukuha yung LCD kapag mababa yung numbers. Yung denominators, magkasunod na number, 4 and 5. Para makuha natin yung LCD kaagad, i-multiply lamang natin sila. 4 times 5 equals 20. Ang LCD ay 20. Ngayon, kunin natin yung numerators. 20 divided by 4 equals 5. 5 times 3 equals 15. Then, yung operation plus. Dito naman, 20 divided by 5 equals 4. 4 times 4 equals 16. Next, add the numerators and copy the LCD. 15 plus 16 equals 31. Copy the LCD, 20. Okay, yung answer ay 31 over 20. Ito ay improper fraction. Mataas yung numerator sa denominator. Isisimplify natin. I-divide natin yung numerator sa denominator. So, 31 divided by 20 equals 1. Okay, ang remainder ay? Okay, may remainder. Dahil may remainder, yung answer ay mixed number. Paano natin isusulat yung answer? Itong quotient, ito yung whole number. Ang remainder, ang numerator, at ito ang denominator. Ayan. Ito na ngayon yung answer. Dito naman, mag-subtract tayo. 20 over 25 minus 6 over 15. Okay. Unang gagawin, i-reduce yung fraction sa lowest term. I-divide yung numerator at denominator sa kanilang GCF. Okay, ano ang GCF ng 20 at 25? Ano yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 20 at 25? Okay, pareho silang divisible ng 5. Ito yung kanilang GCF. Ayan. I-apply ninyo yung divisibility rules. 20 divided by 5 equals 4. 25 divided by 5 equals 5. Cancel na natin to. Okay, dito naman, ano yung GCF ng 6 at 15? Ang GCF ng 6 at 15 ay 3. I-divide natin sa 3. Okay. 6 divided by 3 equals 2. 15 divided by 3 equals 5. Cancel na natin. So, ito na yung bago nating fractions. 4 fifths minus 2 fifths. Pareho kagad yung denominators. At dahil pareho yung denominators, pwede na natin silang isubtract. I-minus natin yung numerators. 4 minus 2 equals 2. Copy the common denominator, 5. Ang answer ay 2 fifths. Last example, 28 over 30 minus 2 fifths. Ito, i-reduce natin sa lowest term. Itong 2 fifths, nasa lowest term na ito. Kasi yung numerator at denominator ay parehong
prime number. Ibig sabihin, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. So, eto na yung fraction dito. Eto na lang yung i-reduce natin sa lowest term. Okay, ano yung GCF ng 28 at 30? Ang pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 28 at 30 ay 2. I-divide sa 2. 28 divided by 2 equals 14. 30 divided by 2 equals 15. Ayan. Yung fraction dito ay naging 14 over 15. At dito ay 2 fifths. Okay, magkaiba yung kanilang denominators. Kaya, kukunin natin yung LCD. Tingnan natin yung denominators, 15 at 5. Yung mataas na number ay 15. Itong 15, pwede bang ma-divide ng 5? Eksakto yung answer? Pwede. So, automatic, yung LCD ay 15. Yung mataas na number, yung LCD. Okay, yung LCD ay 15. Ito yung pinakamababang number na multiple ng 5 at multiple ng 15. Sunod, kunin natin yung numerators. 15 divided by 15 equals 1. 1 times 14 equals 14. Itong operation, kopyahin natin minus. At yung pangalawang numerator, kunin naman natin. 15 divided by 5 equals 3. 3 times 2 equals 6. Next step, subtract the numerators. 14 minus 6 equals 8. And copy the LCD 15. Ang answer ay 8 over 15.